Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Kailan ba talaga magsisimula ang PBA? Base kasi sa mga huling reports, ang PBA ay magsisimula na ngayong April 18. Kaya lang, sinuspinde ng IATF ang lahat ng mga practices sa mga major leagues. Ibig sabihin, maapektuhan talagang lahat ng sports events, lalo na ang PBA restart. Kaya ang ligang ito ay nananatiling hanging. At ito pa, may malaking pagsubok ngayon ng PBA, particular na sa mga PBA teams. Inamin ni Kume na medyo masakit talagang gastusin sa bubble. Kung ito yung style ng kanilang 46 season, may mga teams po sa PBA ang umaatras dahil sa sobrang mahal ng gagastusin. Halos hindi na nga ma-accommodate sa budget yung ibang players dahil kailangan nilang mag-adjust. Kung iisipin mo, nagpapasahod ka habang walang masyadong dumadating sa'yo. Yung ibang mga PBA rookies natin na apektuhan din sa bumababang ekonomiya ng PBA. Malaking pasakit at dagdag sa pagsubok pa yung walang kasiguraduhan kung kailan magsisimula. Ayon sa Spin, wala pa rin sagot kung kailan yung eksaktong petsa. Pero malalaman lang natin kung ano ang plano ng mga PBA boards pagkatapos ng Holy Week. Siguro magpapahinga muna ang mga PBA officials at kakain muna ng binigni. Anyway, sabi ni Kume, hihingi sila ng permiso sa LGU at IATF kung pwede na silang bumalik sa operasyon pagkatapos ng bakasyon. So sa mga nagtatanong pala kung kailan ang PBA restart, kahit wala pa tayong sagot pero wag po tayong mag-alala dahil sisiguraduhin ang PBA na ngayong buwan tayo magsisimula or sa first week ng May. Hindi naman talaga masyadong matagal yung aberya kumpara dati, kaya sit back at relax muna. Kung ano man ang problema ng mga PBA teams ngayon, ang lahat ng yan iaakyat sa Commissioner's Office para magawa ng paraan. May isang team po kasi ngayon sa PBA ang nanginganib na ibenta ang franchise. Actually, for sale na yung ibang ari-arian at negosyo niya. Naku, hindi lang naman isang team ang nanginganib. Pero hanggat kaya pa, magpapatuloy pa rin ang mga teams na ito sa kanilang partnership sa PBA. Anyway, i-anunsyo naman po ng PBA ang lahat ng dapat nating malaman. So guys, punta naman tayo dito sa ating ikalawang update tungkol po ito sa pagkadismaya ni Eric Meng sa PBA. Gaya ni former Commissioner Noli Ayala, sinabi rin ni Meng na dapat daw baguhin na ang matandang rule na paghihigpit sa mga field foreigners na pumapasok sa PBA. Dapat daw na i-re-examine ng PBA yung 20 years na batas at dapat mag-adapt naman tayo sa panahon. Kung gusto raw ng PBA na maging flourish at consistent at maraming talents at attractive sa lahat ng mga tao, dapat daw pagaanin ang eligibility rules sa mga field foreigners. Ayon pa kay Menk, sana naman PBA, gawin nyo na to ASAP. Ang masasabi ko naman, paano yan? Kulang-kulang ang team sa PBA. Sa madaling sabi, malaki-laki pa lang aayusin ang PBA dito. Dagdag pa niya, napaka-inconsistent naman ang role na yan. Confusing pa. Kapag may magkapatid na same parents pero sa magkaibang lugar pinanganak, ibig sabihin, yung isa eligible, yung isa hindi. Kapag hindi pa ito binago, mananatiling kulela tayo sa mata ng mga field foreigner rookies. Paulit-ulit din itong mangyayari sa hinaharap. Sa mga hinain ni Menk, may sagot naman dito ang PBA. Ayon sa kanila, pinag-aaralan na kung paano ito paggagaanin at yung suggestion ng ating mga analyst ay matutupad para sa mga field foreigner rookies. Wait, there's more. Meron pa po tayong pangatlong update. Speaking of field foreigner rookie, may isang rookie po ang nagsabi ngayon na baka siya na daw ang magiging rookie of the year. Wow, ang rookie na ito ay si Taylor Brown. Siya ay 16th overall pick ng Alaska at excited na siya na ipakita sa atin ang kanyang abilidad. Sabi niya sa interview, "Who do I think will win? I'm gonna say me. Who knows?" At confident po siya sa sinabi niya. Kung sa bagay, wala namang masama sa pangarap niya. Kapag nagkatotoo nga, siya yung ikalimang player na nakaroy pagkatapos madraft. Sabi niya, excited siya na ipakita sa lahat ang performance ng Alaska at sosorpresahin daw nila ang lahat ng mga PBA fans. Nako, baka sa sinabi niya, mag-iinit tuloy yung mga top picks natin na kunin yung Roy. Anyway, sino po sa palagay mo ang makakakuha nito ngayon? So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa aking channel. This is Sports Desk Media. Stay tuned para po sa inyong shoutout. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay
Shane M. Vlog, Jupiter Isa and Family, Ruel Morales, Libra Boy Barrios, Michael D. Cayetano Locanas, Jeffrey De Los Trino, Anwar Dacula, Eralderi Channel, Judy Villarosa, Tio De Landingin at kay Lionel Laliera. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panunod and God bless po sa inyong lahat.